Hello mga guys, welcome to my YouTube channel Hermotech. Sa ngayon mayroon tayong Pinsonic ito. Ang complaint dito matagal siyang buksan, matagal siyang pindutin sa likod. Saka pag pinindot mo siya sa una, napipindot pa yung mga channel na lilipat pa. Pero pag tumagal na, lahat ng push button sa likod hindi na gumagana. So i-try natin na i-plug kung ano ba yung ano niya, yung ano pang difference ang iba, baka mayroon pa. So ayan, naka-plug na. So umilaw na yung kanyang red light sa dulo. So ipipress ko na sa likod yung power. So mahirap nga siyang pindutin. Baka sa push button lang to, o titingnan natin mamaya. So kailangan ko munang mabuksan bago buksan yung loob. Kailangan ko munang mapasindi yung TV para alam na natin kung saan tayo pupunta. So naka-red pa rin, hindi pa rin siya nagigreen. Ang sabi, ang complaint dito gumagana naman siya, kaya lang mahirap ngang pindutin. Tapos so ayan, ayaw pa rin talaga niya, nagre-red light lang siya. So tingnan natin, pindutin kong pipindutin. Kasi ang sabi, ang complaint dito, gumagana naman siya, kaya lang mahirap dong pindutin. At saka pag sumindi na, halimbawa gumana na yung TV, sa una nalilipat pa. Pero pag tumagal, hindi na siya, lahat ng push button hindi na rin gumagana. At saka pati yung power niya ayaw na rin mamatay. So pinubunot na lang nila sa outlet. So ayaw talaga. Tapos ang pagkasabi pa niya, yung sound niya bigla na lang sumisirit, wala nang busis, parang gumagano na lang. Yun pa palang pagkasabi nito. So ayaw talaga niya mag-on. So bubuksan na lang natin, naka-standby lang siya. Tingnan natin, baka sa push button lang. So subukan kong buksan. So ayan, tatanggalin na natin yung cover niya. Tapos tanggalin natin yung switch niya, yung push button niya, para malaman kung dito lang ba ang problema niya. So tatanggalin natin yung push button niya. Pagka wala rito, limbawa good naman yung mga push button niya, ay malamang dito na rin sa system. O kaya ay sa voltahe. Pero pag mga ganito kasi good ang voltage nito. Pero subukan din natin mag voltage check. Check natin kung tama yung mga voltahe niya. So ayan, tanggalin natin pati yung sensor niya sa remote para makita ko yung ilaw. So nakikita naman pala yung ilaw, wag na natin tanggalin. Yung push button na lang. So subukan ko lang i-plug yung TV at isusyortage ko yung push button niya. Titingnan natin kung magi-green siya. So ayan, nagre-read na siya. So isusyortage ko yung push button niya. Tingnan ko kung magi-green siya. Ayan, ayan, sinusyortage ko na. So ayaw niya talaga. Ganyan ang complaint nito eh. Pero minsan daw gumagana, kaya lang na pag tumagal medyo nagbablurred yung tao at saka yung picture niya,
ay yung ano pala, yung sound niya sumisirit, saka lahat ng push button hindi na gumagana. Pero sa ngayon, nung tinis ko, ayaw nang gumana. Oh. Ayan, sinusyorted ko na. Ayaw ta talaga. Ayaw na. So, ayan na. Ayaw. So, check muna natin yung voltage niya. Yan. So, kailangan may makuha tayo dito 12 volts. So, i-ground natin yung isa. Ground. Ground natin sa chassis. So, 12 volts dapat dito. So, 12.4, 12.5. So, yan. Dito sa kabila, kailangan may 12 volts din dito. So, 12.5. Tapos yung 5 volts nya, i-check natin kung present ba. So, 5.4. Tapos yung 3 volts nya rito, check natin kung present ba. So, 3.4. Oh, good naman yung mga voltahe nya. Ang ano ko dito, yung sa CPU ito eh. Itong IC na kwadrado. Itong madalas nasisira eh sa mga ganitong case na ayaw malipat lahat ng push button, hindi gumagana, tapos yung sound niya nawawala, yung sound niya, tapos yung picture niya nagbablurred. So minsan dito siya eh. Kaya ang gagawin ko na lang dito, dahil sa wala naman akong pamalit nito, siguro palitan na lang natin ang mainboard to. So, itry ko ulit na ano, pindutin yung ano niya, kung magi-green ba siya. So, ayan, ayaw niya talaga mag-green. Kahit sinashorting ko, ayaw pa rin. Ayaw. Ayaw siya mag-power. Ayaw. So tatanggalin na natin yung ano, mainboard. Papalitan ko na lang dahil marami naman akong mainboard dito, yung mga galing sa basag na TV. Kaysa magpalit pa ko ng IC, wala tayong icing pamalit na ganito eh. Pinsonic na yung ano. May number ito pero yung ganitong number wala ako eh. So tatanggalin natin. Yan. 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 Yan siya mga guys. So, maghanap tayo ng kaparehas dito. So, ayan, mamimili tayo dito ng kasukat nito, yung kaparehas nito. So, hindi ito. So, medyo, pwede sana to, kaso lang iba yung ano niya eh. Yung sa mga saksakan niya, hindi nagkaparehas. So, mahirapan tayo. Tingnan natin kung may kaparehas nito, yung mga saksakan niya. Pwede naman sana to eh, kaya lang kailangan kasi magkaparehas yung ano, para hindi tayo mahirapan magkabit sa ano, sa casing niya. Titingnan ko na lang kung mayroon dito. So medyo malayo. So yung malayo sa ano, yung importante kasi yung mga saksakan niya magkatapat. Ito pala galing sa mga basag na TV ito eh. Ayun, medyo magkaparehas ito.
Yun. Anong tatak ito? So, Samhung nakasulat dito. So, itabi lang muna natin. Baka mayroon pang iba. Mimili tayo. So, ito pa. So, marami pala ako dito. Anong tatak nito? Ititsi. Wow. Grabe na mga tatak yan. Ah. Parang yung mga tatak ngayon, hindi maintindihan eh. Yan talaga yung mga Chinese. So, ayan mga guys. So, halos magkaparehas yung ano niya. Yung mga input niya, yung mga sa tuner. Ito sa HDMI, USB. Saka ito sa mga video niya. So, ito na lang. Ito na lang ipapalit natin. Ang push button niya ay parang magkaiba dito sa dati niya, medyo malayo. So kung itong push button ang gagamitin natin, nahirapan tayong maglagay dito sa pinakatakip niya. So ang gagawin ko na lang ay itong push button niya, ito pa rin ang gagamitin natin. Ayusin lang natin yung connection niya rito. Total parehas naman ang laki ng socket niya. So imamapping na lang natin yung connection niya. So ayan mga guys, umpisahan ko na. Tatanggalin ko na ito dahil ang gagamitin natin yung subukan lang muna pala natin kung gagana siya. Hindi ko muna tatanggalin. So ilalagay ko na rito. Yan. Saka unang-una pala mga guys, pag nagpalit kayo ng board, tingnan nyo kung ito yung switching ng ano eh, ng panel. Switching niya to eh. Mamimili ka rito kung 3 volts o 12 volts. Dahil sa nakasit siya sa yung original, tingnan natin kung saan nakasit. Ito yung original niya. So hindi ko na makita masyado, gagamit ako ng magnifying glass. Siguro sa camera hindi rin halos makita kung saan siya nakalagay. So nakalagay siya sa 5 volts. Nakaano siya sa 5 volts. So tingnan natin itong ipapalit natin kung nakasit ba siya sa 5 volts. Kasi importante kasi ito eh. Once na hindi nyo tiningnan ito at nakasit ito sa 12 volts, sigurado sunog yung panel nyo. Kaya ito ang tips ko sa inyo. Huwag nyong kalimutan, kasi minsan nakakalimutan to eh sa mga baguhan. Pero sa mga veterano na, mga sanay, alam na. Pero sa mga baguhan, mga first graduate, yan ang tips ko sa inyo. Bago kayo magpalit ng ano, mainboard, set mo nyo muna. So tingnan natin kung naka 5 volts siya. So ayan, naka 5 volts naman siya. So teka, para dito nyo itutok sa ano ko. Nakikita ba? Ayan, medyo malabo talaga. Pero 5 volts lang. Karamihan kasi pag ganitong maliit na TV, 5 volts lang eh. Andyan lang yun sa 3 o kaya 5 volts. Yung 32 inch, yan yung mga 12 volts. So ilalagay na natin dahil nakasit naman siya sa 5 volts. Sigurado naman tayo na tama yung seating niya. So i-screw ko na. Yan. So tamang-tama siya oh. Pati yung sa mga bolt niya, saktong-sakto yung mga butas niya. So hindi tayo mahirapan. Kasi pag iba, kailangan mo pa baguhin yung ano niya, yung sa mga ano niya, tornilyo. Tapos dito sa mga output niya, minsan naka-open na lang, wala nang takip dahil hindi magkasya yung ano, ibang butas. Pero ito ganun pa rin. Kasi halos magkaparehas lang.
So, ito tornilyo lang natin. Tapos titistingin muna natin bago i-connect dito. Imamapping pa natin yan dahil magkaiba yung connection niya. Pero parehas lang naman yan. Ayan. Yung malitong tornilyo nito. So, palitan natin. Okay na. So, titistingin muna natin bago kabit yung mga ano niya, original na push button. So, yung backlight, connect na natin dito. Tapos yung socket ng panel, dito rin. So, titingnan natin kung mag-match kasi yung iba hindi nagmamatch doon sa panel. Titingnan natin kung magkaroon siya ng picture. So, ayan. Naka-plug na. So, tingnan natin dito kung iilaw yung pinaka pilot lamp niya. So, ipa-plug ko na. Sana nga gumana ito. Kung hindi, marami. Meron pa kung tatlong spare na ano. Na module na harus kasing ano nito yung mga output niya kaparehas. So ang power niya nandito, so switch on natin. So medyo matigas na, shorted na lang natin dahil medyo kalawangin na yung push button niya. So shorted ko. Ayan, nag-blue na siya. Ibig sabihin, nag-on niya. Ayan, naka-ano siya. Naka-video siya. So, nung signal. So, pwedeng-pwede itong ating nakitang ano, mainboard. So, ang gagawin ko na lang yung switch niya, imamapping ko na lang. So, i-unplug muna natin. Yan. Tapos, babaguhin natin yung switch niya. Dahil hindi ito magkasukat doon sa ano niya. Dahil iba ito, mahaba ito. Hindi magkaparehas. Malayong malayo. So, sabi na natin ito, magagamit din naman ito. Tatanggalin natin to sa socket. Tapos isa-isahin natin yung mga connection niya rito. Ayan. So, ayan, natanggal ko na yung ano niya. Yung mga terminal niya, natanggal ko na dito sa plastic. So, babaguhin natin yung connection nito. Unahin muna natin yung sa sensor, yung sa remote nya. So dito muna tayo sa number 1. Ang number 1 dito ay 5 volts. So dito siya sa tahan, dito natin ilalagay. Yan. Yan, dito si saunahan. So, sunod-sunurin lang natin to. Ang susunod ay IR. So, ang IR dito ay sa number 4. So, magbibilang tayo ng number ng 4. Teka. Sa 2, 3, 4. So, dito siya. 1, 2, 4. Ayan, dito siya sa number 4. Ayan. One, two, three, four. O, ayan. Ang sumunod, ground. So, ang ground nito ay nasa
number 5. So ilagay natin siya sa kasunod, number 5. Mahirap itusok lit yung wire eh. So ayan, tapos yung number 4 nasa pilot lamp na rin. So ang red dito, number 2, so ilagay natin siya sa number 2. Ayan, ito. Tapos ang sumunod ay kulay blue, green ang ano nito eh. So mga guys, medyo maingay lang dito kasi nasa tabi kami ng karsada. So ang ano dito, number 3. So ilagay natin sa number 3. Kaya pasensya na kayo kung medyo maingay kasi nasa tabi ng karsada kami. Daming dumadaan na sasakyan. Yan. Ayan, tapos na yung ating sensor. So isusunod natin yung push button. So umpisa tayo dito sa power. Power muna ikabit natin. Umpisa tayo dito sa power. Ang power niya dito ay sa, saan nga ba? Number 12. Nasa number 12 yung power niya dito. So magbibilang tayo ng 12. So 5 na tayo. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So dito siya. Tapos ang sumunod natin ay mino. Kung baga sa pagkain eh, putay o pagkain, pero dito sa TV mino, ibig sabihin mga program. So ang mino rito ay nasa 7. So magbibilang tayo ng 7. Maliit kasi yung wire, mahirap magtusok. Ayan, 5, 6, 7. So number 3 dito ay input. So pag naganap kayo ng video o kaya ay USB input, o tingnan natin kung nasaan ang input dito. So nasa number 6 siya. So dito siya. Sana maging successful to, baka mamaya hindi naman gumana ang push button nito. Kagaya nung kinukumplin ng may-ari dito. Ngayon, natuluyan na siya. Ayaw makun. So, ang number 4. So, ang number 4 dito, channel negative. So, hanapin natin dito kung nasaan ang channel negative niya. So, nasa number 10. Number 10, no, magbibilang tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dito siya. Ayan. Tapos, ang susunod, ang
Ang number 5. Ang number 5 dito ay ground. So, ang ground dito ay nasa sa dulo, number 14. So, ilalagay natin sa number 14. So, ayan, nasa 14 na siya. So, ang susunod 4, 6, number 6. So, ang number 6 dito ay volume positive. So, ang volume positive rito ay nasa number 9. So, magbibilang tayo ng 9. So, malapit-lapit nito. Tatlong wire na lang. So, bibilang tayo ng 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dito siya. Ayan. Ayan. So, pang ilan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na. So, pag 7 na tayo. So, ang number 7 dito ay volume negative. Ang volume negative dito ay nasa 8. So, magbibilang tayo ng 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dito siya. Yan. Nakasaksak na siya. Tapos ang pinakalas ay nas. So, ang pinakalas dito ay channel positive. So, ang channel positive dito ay nasa number 11. So, magbibilang tayo ng 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, dito siya. Titingnan natin kung gumagana mga guys ha. So, ayan na. So, ipa-plug na natin. Tapos, titesting natin uli. At subukan yung push button niya kung gumagana na. I-press ko lang maigi. Medyo baka hindi masyadong nakasaksak. So, ayan. Itis na natin. Ipa-plug ko na yung TV. So, ayan. Ito na uling push button ang gagamitin natin. So, ayan mga guys, umilaw na siya. Nag-red na. So, ibig sabihin, tama yung connection natin. So, ipipress ko yung power niya dito. Ayan, nag-red na siya. So, tama yung connection natin. So, subukan pa natin yung ibang push button kung gumagana. So, subukan natin yung input. Ay, mino pala ito. So, mayroon siya. Input. Ayan, mayroon. Tapos, channel. Teka, ilalagay muna natin sa TV para makita natin kung lumalabas yung channel. Ayan. Teka, medyo mahirap ah. Hindi ko kabisado yung ano eh. Yan. So, pindutin natin yung input niya. Ilagay muna natin sa TV. Tingnan natin kung gumagana yung mga volume niya.
Ayan. TV. So, ayan. Nasa 7 siya nakalagay. Kung nakikita nyo, 7 yung sa dulo. So, pipindutin ko dito kung gumagana yung volume niya. So, ayan. Gumagana yung volume niya. So, ayan. Tama yung connection natin. So, yung channel niya. So, ayan. Nagpapalit siya. So, kailangan lang itong i-program. Ipo-program natin para magpalit-palit ng channel. Pero gumagana siya. Hindi lang nakaprogram. So, kailangan natin alagyan ng antena. So, ayan mga guys. Nalagyan ko na ng antena. So, ipo-program muna natin. Dahil puro 7 lang lumalabas dito. Pag pre-program ito, gagana ito eh. So, i-press natin yung mino. Tapos, ilagay natin sa auto tuning. Ayan. Ayan, nakikita nyo mga guys. So, nagbibilang na siya. So, ayan mga guys. Natapos na yung program. So, subukan natin i-press tong mga push button niya kung gumagana na ba yung channel. So, ayan, gumagana na siya. Ayan, lumilipat na. Ayan. So, medyo malabo lang kasi wire kasi yung antena ko eh. Wala pa kong antena na ano. Wire lang ito kaya medyo malabo. Pero okay naman to. Ayan. Ayan mga guys, working na yung ating TV. Sa mga viewers pala natin na ano, mga nakakakita ng video ko. So kung mayroon kayong gustong itanong sa akin o gustong malaman o suggestion kung ano pa yung gusto nyong ma-vlog ko, so wag lang kayong mahiyang magtanong sa akin at lahat na yan ay sasagutin ko. Please comment down below at maraming salamat sa inyong panonood. Thank you.